Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron tayong magandang topic para sa inyo. Ito po ang most searched topic sa Google. Mm-hmm. Ang nirereklamo ng maraming tao, pagod, over fatigue. Laging pagod, masakit ang katawan. So pag feeling nyo, lagi kayong pagod, kahit wala naman kayong ginagawa, ganito po yung gagawin natin, ha? Alam ko, marami na over fatigue ngayon eh. Ang pagod or fatigue, dalawang klase. Merong physical fatigue tsaka mental fatigue, eh, Doc Lisa. Ang physical fatigue, ibig sabihin, hindi ka na makaakyat ng hagdanan, hindi mo magawa yung dating ginagawa mo, konting lakad lang, hingal na. Yan ang physical fatigue. Meron naman tinatawag na mental fatigue. Nagagawa mo yung gusto mo physically, pero yung utak mo parang pagod yung utak mo eh. Hindi ka makafocus, ni makaaral, ni makatrabaho, laging balisa. Yan ang mental fatigue. Yung iba naman, inaantok lagi. Lagi inaantok. So, anong mga causes? So, bakit nagkakaroon ng pagod o sobrang pagod? Normal lang ba to? At yung mga tips ni Doc Lisa mamaya. At ano yung mga dahilan bakit tayo napapagod? Ito, may mga 10 dahilan. Number one, meron tayong mental health problem, di ba? Hindi naman na marami namang may mental health eh, katulad ng nervyos. Okay? Stress, pag sobrang stress, sobrang nervyos, depressed, okay, pag-away sa misis, divorce, hiwalay, namatayan, eh talaga mapapagod ka para nabugbog. Alak, nakakapagod yung alak eh, alcohol abuse. Pangalawa, merong endocrine problem. Tulad na may diabetes na hindi nako-control. Yan. Buntis. Nakakapagod ba buntis? No, please. Mabigat kasi. Mabigat. Buntis. Kidney disease. Talagang kidney disease. Mapapagod ka. Mababa ang potassium. Low potassium. Nakakapagod. Walang energy. Goiter. Hyperthyroid. Hypothyroid. At anemic. Kung anemic, kulang sa dugo, talagang pagod. Kasi kulang nga yung energy mo eh. Minsan naman, pangatlong cause, yung sobrang daming gamot. Minsan, pag maraming doktor pinagtitingnan, meron ako kilala, 10 ang gamot eh. Ako, binabawasan ko kung 10 gamot, sobrang na dami. Siguro kahit may edad, mga 4 na gamot lang. 4 to 5, tama na yun. Kasi lampas na 5 gamot, baka sobra dami na. So, minsan yun din, sobrang gamot na papagod. Ito pa, Doc Lisa. May problema sa puso at sa baga. Mapapagod ka talaga. Kung meron kang heart failure, mahina ang puso, may rheumatic heart disease, talaga mapapagod yan. May palpitasyon, ibig sabihin, hindi normal yung tibok, parang hinihingal ka. Sakit sa baga, may emphysema, mapapagod, COPD. Number 5, tulog. Kulang sa tulog. Yung mga night shift, di ba? Yung mga shift workers, call center, pag night shift, syempre pagod ang pakiramdam. Kulang sa vitamins, kulang sa minerals, napapagod din. Sobra sa kape. Sobra sa kape, sobra sa alak, sa gabi, yan. Parang, syempre maglolokong tulog mo eh. Number 7, syempre pag may cancer, chemotherapy, mapapagod yon. May infection, tuberculosis, may HIV, may hepatitis, yan. Napapagod. Simpleng trangkaso. Simpleng trangkaso. Yung mga sakit-sakit sa katawan, pag marami kayong masakit sa leeg, sa likod, feeling nyo, pagod na rin kayo, di ba? Number 9, overweight. Sobra sa timbang, syempre mas pagod ka. Or sobrang malnourished, di ba? Sobra sa taba o malnourished, parehong pagod yun. Dapat balance lang. Number 10, sobrang pagod, sobrang daming trabaho na ginagawa, sunod-sunod, syempre mapapagod ka. O yung walang ginagawa, parang batugan, tulog na tulog, napapagod din siya, kakatulog. So ito yung mga causes, kaya bakit tayo napapagod. Pwede po kayo mag-comment. Kung lagi kayong pagod, baka nabanggit ko na dito, isa dito sa 10 dahilan na nabanggit ko. Doc Lisa? Yes, oo. So topic nga po ni Doc Willie, yung pagod, yung mahina ba yung katawan nyo kapag gumagawa kayo ng simpleng bagay o yung normal na trabaho para sa iba. Bigay ko na rin muna yung mga sintomas. Marami kasing magkakasama yung pagod eh. Pag pagod ka, ang kasama niyan, masakit ang katawan. Masakit yung mga muscles. Pwedeng napagod ka o minsan iniisip mo, nagsosore eh.
walang gana sa buhay, walang gana. Sa umaga lagi inaantok. Sa gabi hindi makatulog, 'di ba? Pero sa umaga antok naman. So ano, sabihin may problema eh, may pinagdaraanan siya eh. Masakit ang ulo, kasama rin 'yon, irritable, mainitin ang ulo, moody, very iba-ibang mood. Minsan yung paningin parang nanlalabo-labo din. At pag may ginawa, mabilis sila mapagod. Diba? So yan ang mga sintomas. At ang test para malaman eh medyo kailangan complete check-up eh, Doc Lisa. Pagpagod kasi kailangan complete check-up, marami kasing pinanggagalingan. So CBC, complete blood count para kung anemic, FBS, fasting blood sugar kung diabetic, creatinine kung may kidney problem, SGPT kung may liver problem, potassium kung mababa ang potassium. Check mo na rin yung x-ray, chest x-ray, makikita kung malaki ang puso, heart failure, kung may spot sa baga, may pulmonya, makikita rin, may emphysema, makita rin sa x-ray. At kung di pa rin makita, minsan 2D echo, ma-check yung lakas ng puso, at ultrasound din ng tiyan, baka may nakatagong sakit. So ito yung mga dahilan, ito mga test gagawin natin para malaman kung pagod o hindi. Ang gamutan, gagamutin natin yung cause. Diba? Pag nalaman anemic, di dagdag iron. Pag malakas humilik, ibig sabihin, pagod ka sa umaga, sleep apnea, papacheck tayo sa may, sa may pulmonologist. Kung thyroid problem, papatest T3, T4, TSH, gagamutin yung goiter. Kung may infection, gagamutin. Kung mataba, magpapapayat. Kung depressed, manood kayo ng Doc Willie at Lisa. At kung may sakit sa puso, palpitasyon, abnormal tibok, heart failure, papatingin sa cardiologist. So, yan yung basic na first na gamutan, hanapin yung sakit. Okay? Pag nahanap na o walang makitang sakit, gagawin na natin yung mga turo ni Doc Lisa. Yung mga tamang pagkain at exercise at pagtulog. Yes, Doc Lisa. Yes, so pagkapagod, parang walang energy. So, yun nga, nabanggit na ni Doc yung mga dahilan. At minsan, dahil pala sa pagkain, baka kulang yung ating kinakain, kulang sa sustansya. Yun po mga kape, panandalian lang o pansamantala lang yung epekto. Pero hindi talaga yun yung solusyon dun sa pagkapagod. So, gusto natin kumain ng maraming... Hindi naman, dapat mas kainin natin yung carbohydrates. Kasi yung good carbohydrates. Good carbohydrates kasi siya yung nagbibigay ng lakas. Siya ang magbibigay ng lakas, ang mga carbohydrates. Magsasabi tayo ng mga example mamaya. Tsaka protina. Ang protina kasi nagbibigay ng energy. Tapos para sa muscle, sa paggawa o pag-build ng muscle. At para sa immune system ng mga tao. Pagkain na pwede natin kainin. Ano ba example? Ngayon, isa sa mga nanatiling mura sa palengke e kangkong. Superfood yan, pangpalakas itong kangkong. Wala tagahawak ng kangkong. Wow, yes. My favorite. Ito kasi di ba kaya nga si Papay, kainin ko to mami, ang tawag dyan, water spinach. Saka hanggang ngayon, siya, mura pa rin siya. At laging marami buong taon sa ating bansa. Kaya dagdagan natin sa ibang bansa, mahal yan. Tsaka talagang binibili nila. Superfood yan, pampalakas, maraming vitamina at mineral. Kaya talagang lalakas kayo dyan. Walang bawal ha. Ayan, may magko-comment na naman. Doc, bawal. Hindi ko maintindihan. Bakit bawal? Wala. Pwede sa lahat. Pwede sa edad, edad bata, matanda, senior, buntis, may goiter, may sakit sa puso, sakit sa lahat ng sakit pwede. Yan po ang anong pwede. Bawal? Hindi ko maintindihan sino anong pamanhiin ang bawal. Ang possible lang nababawasan pag nakakuma din kayo. Kung naka-warfarin, kuma din, pampalabnaw ng dugo. Ito kasi medyo na maganda yung blood clotting mo eh. Mas maganda nga. Vitamin K. Bihira lang yun kung meron kayong pampalabnaw ng dugo. Pero otherwise, sobra ganda to. Pampahaba ng buhay, ha? Yes. Bago sila mag-comment ng bawal-bawal. Pwede. Pangalawa, saging. Maraming potassium, maraming carbohydrates. Yun yung magpapalakas sa inyo.
di ba nga ang sabi natin, kumain ng konti-konti pero madalas. So pwede nyo yung gawing merienda nyo, yes, sa in-between. Kita mo, ako nakaubos nito eh. Sa gabi, dalawang saging kinakain ko. Yes. Imbis na kumain ako ng pandesal, tsaka butter, mantikilya, di ba? Pandesal, carbohydrates, white, diba, hindi rin maganda. Mantikilya, hindi maganda. So, saging na lang. Diba? Yes, at maswerte tayo sa atin inaani ang saging. Mm. Tayo pa nga ang nage-export ng saging. Next. Tubig. Napaka-importante ng tubig, ano? Kasi kapag kulang tayo sa tubig o dehydrated, iisipin ang katawan natin, i-co-conserve niya para sa water balance natin. So, imbis na magbigay siya ng energy, mas iisipin niya, ah, magko-conserve ako ng energy ko. Kaya, dun sa mga dehydrated, talagang feeling nyo, pagod kayo. Kasi kulang kasi kayo tubig, sa tubig. So, parang halaman, di ba? Pag halaman, walang tubig, nagkukuluntoy, di ba? Bumabagsak. Pero pag punong-puno ng tubig yung halaman, yung puno, di ba? Ang ganda. Yes. Ito, malakas sa tubig. Oo. Tapos, susunod, itlog. Cute yan, yung itlog ating mo. Itlog, ano? Kumpletong protina yan para sa muscle, may amino acids, lahat ng kailangan yung amino acid. Tapos yung leucine, kailangan yan eh, para sa endurance training. Kaya nga yung mga nag-sports, saging at itlog. Okay, favorite ko tong egg. Yes, ang isa pang pwede natin, di ba lagi nating bilin, kumain ng almusal. So isa sa pinakamagandang almusal, oatmeal, kasi yung fiber niyan, mabubusog kayo. So, busog kayo the whole day. Tapos, may protina pa. Eh, di ba, sinabi nga natin, for energy, kailangan nyo ng protina. Gano'n daw karaming oatmeal, Doc Lisa? Ah, siguro, isang tasa. Tapos, ang maganda dyan, pwede rin yan sa merienda ninyo. Or yung iba nga yan ang hapunan nila eh. Oatmeal or kaya lugaw. Sobrang ganda po. High fiber. Bababa cholesterol. Hindi ka magkaka-cancer, pwede sa kidney disease, lahat maganda to. Perfect. Diba? Yes. Pang sa Almoranas, maganda. Sasarap ang pagdumi nyo dito. Susunod naman natin, yogurt. Para sa mabilisang energy. Kasi liquid siya eh. So, pag kinain mo, ma-absorb agad. So, kailangan mo yan. Oo, so, mabilisang energy. Tapos, kamote. Ah, wala lang akong stock na kamote ngayon. Kaya picture na lang muna. Complex carbohydrate o good carbohydrate yan. May vitamin C, beta-carotene, potassium, pangpalakas, magnesium, iron. Kasi yun nga yung mga nagbibigay ng energy. So, ang gusto talaga natin, kumain kayo ng almusal. Matulog. Almusal, napakalaga. Kaya kayo napapagod, hindi kayo nag-almusal. Yes, tulog. Kumain ng unti-unti, pero madalas. Yung tama, may almusal, konting merienda, tanghalian. Konti lang po ang tanghalian. Huwag kayong kakain ng karami-rami at aantukin kayo sa tanghali. Tapos po, sa bandang alas 3, konting merienda ulit, hapunan. Yun ang gusto natin. Tamang timbang para hindi rin tayo mapapagod. Kasi pag mabigat, para kang may karga palagi. Yes, pag overweight kayo ng 10 pounds, para kang may dalang 10 kilo pound na silya. Limang parang kilong itong silya na to. Dala mo lagi. Oh, nakakarga sa likod mo araw-araw, karga-karga mo yung silyang 10 pounds. Diba? Kasi overweight eh. At para hindi ho inaantok o para may energy, eh gumalaw-galaw. Diba? Kailangan natin lagi active. Kasi kundi aantokin tayo. So yan po yung mga simpleng tips. Yes, more tips may from Doc Lee. Natatawa ako sa mga comments eh. Si Doktora daw maganda lagi, blooming. Kailangan ang comment nyo, sino nagpapablooming kay Doktora? Diba? Lagi ako lugi sa comments eh. Anyway, magbibigay pa rin naman tayo ng tips, diba? So, ito, paano magkaroon more energy? Dagdag ko lang ah, yung breakfast, ah, hindi nakakataba ang almusal. Nakakapayat nga, nakakapayat ang almusal. Alam mo bakit? Pag hindi ka nag-almusal, di, kala mo papayat ka, diba? Pagdating ng 11 o'clock, 12 o'clock, gutom ka na. Hindi ka nag-almusal. Pag 11, sobrang gutom. Sa sobrang gutom mo, magkakadiprensya na yung utak mo. Pagdating ng tanghali, lamon na. Kakainin mo na lahat, tatlong plato, apat, hindi mo na mapipigilan. Paano? Ginutom mo sarili mo eh. So, dapat mag-breakfast ka para pagdating ng tanghali, konti na kakainin mo. Oh, yun nga.
small frequent feedings. Correct. Para hindi nagutom na gutom. Kasi pag nakakita ka ng food, pag sobra kang gutom, talagang gusto mawawala mo ubusin. Sa sarili. Yes. So naparami ka pa in the end. Kumuha ng energy, ng lakas sa surrounding, sa mga mababait na tao, nood lang kayo ng Doc Willie and Lisa, di ba? Lagi naman maganda lang pinopost natin. Positive, sa Bible, di ba? Good karma. Yan naman ang gusto natin eh. Para dumating ang blessing, swerte sa atin. Diba? Pag maganda ginagawa natin, maganda rin babalik. Kung masama ginagawa, masama rin babalik. Diba? So, doon lang tayo sa positive, good comments lang. Pwede ko muna energy sa surrounding. Eh. Sa music, sa halaman. Yung pananaw mo, nakita mo puro greens. Katulad yan. Nito, wala tayong pera, pero sa imagination na lang natin. Ha? Sa imagination na lang natin, pumunta tayo sa Paris, yan, sa Eiffel Tower. Tignan na lang natin yung painting o yung litrato. Hanggang mamatay na ako, titignan ko na lang itong painting na to. Napakaganda. Sa mga nakapunta na sa Paris, kwento nyo, gaano ba kaganda? Bakal lang naman yan eh. Diba? Pero napakaganda. Hindi kami makapunta, mahal eh. Kaya tayong pera, maraming humihingi ng tulong, diba? Daming kailangan magpa-opera eh, doon na lang. Anyway, okay, may hugot pa, no? Anyway, hindi, happy naman ako eh. Na think positive. Dapat positive lang. Isipin mo, bakal lang yan eh. Wala naman maganda dyan sa Paris. Pero tinitingnan ko lagi, nakaka-relax. Nakaka-relax ang pagtingin ng picture. Kala mo na dun ka. Pwede mag-vitamin. Ako kasi ang iniinom ko, may fiber supplement ako. Ano pa ba ininom ko? May fish oil ako. May fish oil, omega 3. Tsaka probiotic. Kuminom ako ng probiotic. Yan ang mga proven. Yan ang mga proven na supplement na iniinom ko. So, pwede kayo mag-vitamin kung gusto nyo. Para lang may iniinom. Iwas sa mga energy drinks. Okay? Bawal yung mga energy drinks. Sabi mo, walang energy, mag-energy. Hindi po maganda yun eh. Kasi yung component niya, ilalakas lang sandali, pero pwedeng may side effect. Kaka-energy drinks, kaka-sobrang kape, bibilis ang tibok ng puso, maglolokohan ang tibok, mag-high blood, may na-admit sa ospital, na sobrahan lang. Diba? So, hindi maganda yun. Pag mahina na, tulog. Okay? Pag antok, tulog. Okay? Ulitin ko. Pag inantok, ang solusyon, tulog. Hindi ang solusyon, energy drink. Mali po. Smoking, iwas syempre. Alak. Matuto magsabi ng no. Yan. O, bigyan kita ng 10 project. Ano sagot mo? No. Marinig mo palang, hilo ka na dun eh. Bigyan kita ng magtatrabaho ka 20 hours a day. May malaking sweldo ka, hindi ka na matutulog. Anong sagot? Ang sagot nyo agad, sorry po, hindi kaya. Learn to say no. Ha? Hindi pwede. Go for easy power. Pwede naman sa buong araw, lalo na kung may edad ka na, pa-easy-easy lang. Diba? Mm-hmm. Hindi naman laging takbo ng takbo. Magagawa mo rin naman, easy lang, trabaho lang. Minsan, upo, pahinga, pikit ang mata, o naod lang ng mga tips natin. Pakinggan ang katawan. Listen to your body. Another tips. Pag ang katawan mo ngayong araw mahina, di pahinga, lalo na sa mga may sakit eh. May sakit sa baga, sa puso, may cancer, may araw na mahinang-mahina, di pahinga lang. Pero kung kailan yung malakas ka, doon ka mag-exercise. Diba? Hanapin. Kung mas malakas ka sa hapon mag-exercise. Or kung nagtrabaho ka today, bukas pahinga. Okay. Depende rin kasi sa edad yon. Tama. Last 3 tips. Dapat meron kang passionate cause. Meron kang gustong gawin. Diba? Meron kang gustong puntahan. May gusto kang matapos na project. Gusto natin magligtas ng milyong-milyong Pilipino. Lahat na papa-operan. Gusto natin libre dialysis. Diba? Dapat meron kang goal na mahirap. Na lagi mo hinahabol. Lagi mo hinahabol yung goal na mahirap. Di, mas mahaba buhay mo. Paano hinahabol mo na hinahabol eh? Diba? Meron kang goal, meron kang gustong tapusin na project, na bahay, gusto mo makita yung kasal ng apo mo, okay yun.
Second to the last tip, be in love. Diba? Yung mga in love, daming energy ng mga in sa love. Sa mga ano po, isa lang. Sa isang girlfriend lang or sa isang spouse lang. Taray, no? Huwag madami. Taray, no? Sige, Doc Lisa, pagalitan mo lahat. Maraming hugot. Ang daming magko-complain yung mister daw nila ng babae. Ano daw tip? Kaya nawawalan sila ng energy. Nako eh. Bantayan o hayaan? Bantayan. Bantayan, ano, taliin, lagyan ng kadena, gano'n. Kailangan. Kailangan. Pasimple na. Okay, mga killer, no? Okay, number 12, last tip is magdasal. Siyempre, the last is the most important. Lagi tayong magdadasal at hihingi tayo ng lakas kasi ito lang kaya natin gawin sa mundo natin. Pero kung iniisip mo, may darating na tulong, di ba? Tutulong ang Diyos sa'yo. Meron kang extra power. Diba? Kaya marami nagsasabi sa akin, Doc Willie, ba't yan ang gusto mo gawin? Gusto mo magligtas ng milyon-milyon? Eh, naniniwala ako may tutulong sa akin. Sabi nila, ano, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya. Eh, 10 million na followers natin. Ano pa hindi kaya? Diba? Anong hindi kaya? Lahat hindi mo kaya. Ako hindi ko kaya. Ako mahina ako. Pero pag tutulungan ka ng Diyos, lalakas ka. Diba? Ako wala akong swerte, walang biyaya darating. Pero pag tutulungan ka ng Diyos, ayusin mo lang yung buhay mo, nandiyan ka sa right place at the right time, may darating na blessing, siya na mag-aangat sa'yo. So, ganun lang tayo. Ready lang tayo kung anong gusto ng Diyos. Pag hindi darating yung biyaya, okay lang. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Dapat po may ganun eh. Huwag masyadong negative na isipan na wala na pag-asa, lulubog na, hindi. Hindi mo masabi. Sa history, up and down. Kung kailan ka very down, swerte nga, down na down ka kasi up ka na eh. Diba? Up ka na eh. Yun na yung next. Yun na yung next eh. Tsaka tiis, ha? Tiis sa bashing, tiis sa insulto, tiis lang ng tiis. Basta alam mo malinis ang ginagawa mo, tuloy-tuloy lang ka. Okay? More energy. Sige po, God bless po. Salamat sa lahat ng mga comments. God bless, God bless. Like and share.